Series number 2, Blacklist Rivals versus Ipios Esports. Kami pa rin magiging shoutcaster nyo for this game. Ako si Pakbet, kasama si Ate Cantel. Yan, good afternoon guys! So welcome sa ating series number 2. Congratulations again sa Archangel kanina for winning against Sinag Pilipinas. So ito na tayo mga kaibigan. Blue side natin ng Blacklist Rivals at sa red side natin ng Ipios Esports. Unang ban, mga ban. Si Ling at si Selena at para naman sa Ipios Esports, it's going to be the YSS. Open dito yung mga ano, yung mga fighter na masasakit ah. Oo, kanina nakita natin sa laban ng Archangel ano eh. Labanan ng para naging labanan ang story na doon naging tungkol sa ano eh. Naging tungkol sa mga side lanes nila kumbaga. Parang maganda rin kasi mga side lane ng ano ng kanina ng Archangel. Noong unang talaga game nila. Talaga na secure nila no. Yung unang game nila may Uranus, yung pangalawang game may Yuzong. Uranus. Ito na, binigay na yung Uranus sa Blacklist. O yun mga beso, so makakita tayo ng more on cutting lanes dito for Blacklist Rivals sa atin lang for all for EFS Esports. Open pa dito si ano pwede, oh okay Atlas, mga good pick na yun para sa nila, pwede pa silang kumuha ng isa pang fighter or kaya yung magiging support mage nila para ano na agad. Basho? Oh okay, Basho, side lane to siguro. Ano to, side lane Basho, ito yung itatapot nila kay ano, kay Uranus most probably. Pangkat din siguro nila yan, pang sustain lane nila back siya dito. Pero pwede pumili dito ng carry agad si Blacklist. Pero Roger yung kinuha nila. Tsaka, okay, Barca. Yun na. Kompleto na kumbaga dito sa Blacklist Rivals yung ano nila. Yung tank na lang yung inaantay nila kumbaga. Although for EFS Esports, pwede silang kumuha dito ng magiging mid laner na nila para hindi na maban dito ng Blacklist Rivals. Pwede si Lancelot maybe para papunta agad dito sa Farsa or kaya isang offlane or isa pang fighter, isang Tam fighter siguro, para Tam sa kanila. USB, ang kunat ng tatlo. Kunat ng first 3 picks ng EPS dito. True. Pwede lang iban dito si Kufra. Kufra, pwede. Para walang tank si ano, si Blacklist Rivals. Or kaya si PNK, kahit sino sa dalawa. Kasi mahirap magkasama si Roger at si PNK guys eh. Grabe yung damage na kaya nilang ibigay. Continuous crowd control at saka magiging burst. Continuous damage yun eh. True. Pero tignan natin, pwede sila magpan ng... Ayun na, export yung binagay. Export? Okay, so iniwasan nila dito for the export yung magiging ano, yung true damage. Si export kasi more on true damage. So mapapenetrate niya dito si Esmeralda and even back siya. Blacklist Rivals. Pero anyways guys, for EFS Esports, na hinahantay pa natin dito kung sino ilalock in nila na magiging mid laner nila para sa ating laro. So, pwede sila kumuha dito ng ano eh, ng Lance. Lance, pwede. Lance or kaya Hayabusa kung gusto nila. Although medyo mahirap i-pull off si Hayabusa ngayon. Pero, mabilis kasi mag-clear na minion wave. Pero nag-hover sila for this Yodora. Hindi ko lang sure kung ipipick nila to, pero masakit lang din naman. Ayan na, Lance na tayo busa for EFS Esports and if those two maganda para sa nila. Maganda yan para ano, Hayabusa. Ayun na, Hayabusa. Para hindi rin masyadong mahuli yung Hayabusa dito. Mahirapan dito yung Blacklist. Lang, no? Ikot lang mang ikot yung ano, yung EFS. Kasi sobrang kilis, sobrang bilis mag-clear na minion raid dito ng EFS Esports if ever nung na meron pa sila Hayabusa. Pero ito, sinagot ng Blacklist Rivals ang kakunatan ng EPS Esports. They will take this Carmilla para sa nilang lineup. At sobrang kunat ni Carmilla guys, promise. And Kufra guys, for the crowd control. So makakakita tayo ng malupitan laban ng mga initiator dito ng EPS Esports at ng Blacklist Rivals. Both this Atlas and even the Kufra. Pero dito, support na lang inaantay ng EPS. Pwede yan. Pang crowd control kung gusto nila. Oo. Invade. Lunox pwede para kung if ever ang mangyayari dyan habang hindi pa mataba si Hayabusa, ang pinamagi burst damage nila is going to be the Lunox. Tapos pinishare nila si Hayabusa. Si Lunox kasi guys, ang kinagandaan sa Lunox, hindi siya yung type of mage na medyo item dependent. Kasi pag aantayin lang talaga mag level 4. Yan. Antayin lang talaga ng level 4, pwede naman siya bumitas agad yan pag Lunox yan. Ito na, kompleto na. Kompleto na mga Besiop. So comment down below guys kung sino sa tingin nyo mananalo sa ating game number 1 ng Blacklist Rivals and EFS Esports. Execute ano dito? Execute spell si Baksha guys. So tingnan natin kung sino bang mananalo. We have the Avarice spell both for Avarice Emblem both for Leviathan and Mimao both for the both teams.
Ah, support dito pala yung ano. Ah, side lane yung ano, yung Carmilla. Oo. Oo, naka-average din pala siya. Hindi na natin na tignan mga beso. Pero na tayo sa ating game number one. Again, Blacklist Rivals versus Ifyus Esports. Sa blue side dati ng Blacklist Rivals, Leviathan ang gagamit ng Uranus. We have Kyla para sa kanyang force. Leader naman for the Roger. Azzy on the Kufra. And Carmilla ang gagamitin ni Zayn. Ah, para dito sa Ifyus Esports, Lotus para sa kanyang... Ano, Atlas yan. Trimar para sa kanyang Baksha. Mimaw naman para sa kanyang... Esmeralda, Agicute para sa kanyang Hayabusa. Failure itself para sa kanyang Lunox dito. Naku, parang medyo ano ha, may pinaghuhugutan dito yung ano. Lunox. Yung pangalan no. Lunox guys, parang medyo malungkot yung Lunox dito ng Ifyus Esports. Pero malalaman natin kung malungkot ba talaga, kung matatalo sila dito sa ating game number one. Lizard Jets so far para sa ating dalawang teams, parang ano, planchado or ano lang balance yung kanilang lineup. Pero si Imar guys, first blood agad. Dahil sa Esikit para magkakapatay lang din naman, mas maganda siguro kung hindi namatay si ano si Imar doon. Pero good thing, siya yung nakakuha ng first blood. Regardless, mas mataas pa rin yung gold na makukuha niya as compared to the Uranus. Kasi first blood yung nakukuha niya dito. Parang nag-up kasi yung Uranus yata doon. Nauna nag-level 2 yung ano, si Trimar. Nauna siya nag-level 2. Ayun pa, level 2 pa lang ano, si Leviathan. Oo nga no, so kita natin ngayon mga kaibigan, wala naman ang ating score. For Ifyus Esports, inaantay lang nila dito most probably mag-level 4 si ano, si Failure is F at saka sila papa, ano, iikot agad. Kasi gaya na sinabi natin na magiging burst damage dito ng Ifyus Esports, it's going to be the Lunox for the meantime. Kasi kailangan pa nila, medyo item dependent kasi sa Hayabusa guys, hindi siya talagang makaka-burst down ng hero. Lalo na kapag hindi solo yung magiging target niya kapag may minion wave pa. Pero ito na mga kaibigan, sa bottom lane natin, medyo nasa delikado ang sitwasyon. Medyo delikado dito si Zayn, hindi siya pwedeng lumalim basta-basta. And that is it, napakabilis na minion wave clear dito for this Hayabusa of Ifyus Esports. Eto na, pwedeng-pwede nang ikutan ngayon yung ano, yung Carmilla. Pero sa top lane side natin, si Imar natatago lang din naman. Babanggain niya guys, pero yun na. Vengeance, hindi nakakayanin pa. Zayn is down sa kamay na Ifyus Esports. Dito sa ano, sa yung blacklist, di nila mapatay yung ano, si Trimar dito kasi wala silang burst. Oo. Yung ano nila, yung parsa nila nasa botlane, kailangan kasi supportahan yung ano, yung baba. Kailangan nila ng ano nga. Additional damage mga besiwa. Pero yung Esmeralda natin dito, kita natin siya naman yung nasa siya top lane side. Oo, nagpalit agad sila ng positioning dito para hindi makaangat yung minion wave ng Blacklist Rivals. Magkatay ginawa nilang yun ah. Ganda nun. Kasi nagkat si Blacklist Rivals, pero hindi naging effective or hindi pa rin nabawasan yung tore nila kasi nadepensahan agad galing sa bottom lane nung ano, nung Esmeralda. So napagandang performance dito ng Ifyus Esports at napakagandang map awareness para sa kanila. Lupit nun. Pero dito, pinasok na. Ayun na mga kaibigan, pinasok na plus Fatal Links. Dalawang tatamaan doon. Kyla is down mga kaibigan, si Azzy. Wala na rin buhay, double kill actually. Para sa Lunox ng Ifyus Esports, it's going to be 4-1 for the score. Pwedeng-pwedeng kumuha ng buff. At after noon, pwedeng-pwedeng dumiretso sa total objective dito ang Ifyus Esports. Ganda ng huli doon yan, no? Ni Lotus. Nahuli niya yung dalawang... Solid, no? Nahuli niya yung dalawang support tsaka yung tank ng ano. Ng blacklist. Hindi na nyo na-counter, kumbaga. Ay guys, so, ano pala, sa mga bago natin sa stream natin, as of now, we have 358 shares. Pag umabot ang 500, giveaway tayo. Pero Failure itself, mapatay dito mga kaibigan. Nahuhuli ng Kufra, and that is it. Ang tanong, makakahabol ba dito or makaagaw ba ng Kufra? Hindi. Turtle has been taken here by Ifyus Esports by the hands of this Hayabusa sa ating laro. Pero dito, yung Lunox dito, yung ano, yung masakit talaga dito sa early game nila. Ito yung ano eh, yung kahit yung Lunox lang gumank dito, pwedeng makapatay talaga yung Ifyus dito. Kasi ano, more on damage talaga yung Lunox kahit sa early game yan. Oo, tama ka dun. Kumbaga si Hayabusa, kahit hindi niya pinitin muna na makapatay. Ang importante, masecure niya yung mga item niya kasi meron silang ibang damager. Parang hindi nagiging ano, hindi niya mangyari sa Ifyus Esports, hindi magiging ano, hindi na magiging support kumbaga si Lunox kasi
actually rin yung damage share dito para sa side ng Ephes Esports para ginamit na dito ang ultimate ni AJQT mga kaibigan. Walang mapatay pero si Trimar dito nasa may middle lane side. That depends for that one pero bottom lane natin. Laban pala ito ni Zane at saka ni Mimao. Ladies and gents, so far madisiplinado. Disiplinado yung mga teams natin. Hindi sila sila basta-basta na pumapasok. Nako, ito na, speaking yung pasok ayun na, pinasok na. Pinasok na mga kaibigan, film itself. Ay, with the burst damage mga kaibigan, si Lotus na may banalikod. Andito lang din naman, pero kita natin ngayon, Leviathan is down. Saka may dito ni Baksha, as he with a Tyrant's Rage. Kaso walang follow-up damage, double kill pa nga para sa Baksha ng ating laro. And possible threat objective dito for Ephes Esports. Pero yung Carmeliata, may sagot lang din naman. Grabe dito yung inside. Yung ikot ng Ephes, hindi nila pinapaipon yung yung top lane dito si si Leviathan dito. Yung Uranus. Tingnan nga natin yung gold. Kasi mamaya makakapagkulit pa yun sa kanya eh. Naku pa, oo. Libro pa lang. Libro pa lang yung ano yan. Knowing na naka-avarice pa siya. Parang konti lang yung angat niya dito sa sa Atlas ito ng Ephes Esports. Para another one mga kaibigan. Si Zane dito ang nahuli. Pero may badalikon free hit dito. Pero yung si Riddler napasubo na lang mga kaibigan. Killing spree for this Baksha. At sumama pa ng isa kasi double kill para kay Riddler. Nakuha nila si Lunox dito. So napagandang turnaround of events for Blacklist Rival sa ating laro. Possible sila makakuha din ang turtle objective kasi wala si Ane. Wala si failure itself. Hindi pa ganun ka hindi pa ganun ka effective kung basta-basta na lang papasok ang Ephes Esports. Mahihirapan sila kumbaga kasi wala ding mana. Ito dito na. Si Mimao. Ayan na. Pero agre pa din sila ha. Kasi may Baksha sila, napakakunat talaga eh. Sakit ng sakit ng damage kay Kyla. Pero talagang pinalayo na lang si Kyla mga besiwa. Pero ito na si Azzy, may pilita mag-flicker out. Pero nag-ultimate na si Hayabusa. Mega kill for the Baksha, which is a side in of Ephes Esports. Si Zane, mahuhuling rin with the Fatal Links. Zane is down as well sa kamay ni AJQT. Turtle objective for Ephes Esports. Pero sa may bandalikod, here comes Leviathan. Ikot-ikot lang para sa Uranus. Ang sakit ng damage, man. Si Mimo wala ng buhay kasi nandito na si Riddler na ikipagat-gatan lang din naman. Nasik yung turtle, pero that is going to be a killing spree for this yung Roger. Yung Lunox nasa top lane pala, kaya pala kulang sila ng burst damage dito. Pero nakuha naman nila yung turtle. Worth it naman yun. Kaso basag yung mid lane nila dito. Oo, yun lang mga besiwa. Pasak yung mid lane dito. Pero kita natin ngayon, Mimao, failure itself, wala ng buhay. Ayun! Nag-isa-isa sila napatay dito. Napatay yung dalawa. So that is going to be a miscommunication here for Ephes Esports. So ang pinaka-inaantay natin dito na magpakita ng damage is the Hayabusa. So for Hayabusa, yes, 2-0-3. Pero hindi advisable para sa kanila na pag-ganon-ganon lang. Pero mga kaibigan, count. Setup play para dito sa side ng Blacklist Rivals. Buhay pa rin si Riddler, men. May iwan nga lang si Azzy, pero okay lang because that is the Kufra. Ang importante na save nila si Riddler, which is still at 4-0-2 at hindi pa rin napapatay ng Ephes Esports. Maraming item na rin yata ito si Riddler eh. Kaya ganyan ang sakit eh. Tingnan nga natin, direct Popeye, si item ni Riddler. Ayun, endless battle na pala. 5.8k, siya yung top farmer natin sa ating laro mga kaibigan. Sa'yo yung kailangan bantay naman dito ng Ephes Esports. Pero kita natin ngayon may bakbakan sa may buff side. Nakuha nung Uranus dito para madepensahan na lang din. Para hindi na mapunta sa iba. Pero ito na mga kaibigan, free hit KS Assault. Ultimate coming from the Hayabusa. Zane, wala na buhay pero vengeance pa lang kanya gagamitin. At hindi pa napasan laban. Falling storm para kay Mimo mga kaibigan. Tyrant's Rage, natama ng isa. Kasi nakapag live si Riddler, di pa umuwi dito ha. Oo, si Riddler. Ito pa rin yung kaninang niyang sitwasyon. Dito na umuwi dito. Pulado na siya. Yun din yung galing siya sa top kanina, di ba? Yun pa din yun. Wala din siya pagkukuha rin ng ibang buhay dito. Dito. Sira ang mid lane most probably. Kasi si Kufra lang yun nandun. At kita natin yun. 9-13 na ating score. 25k versus 22k sa ating laro. 3k lang. Maliit lang to para sa Blacklist. Mahabol pa nila to. Kailangan dito kailangan dito masita ng Kufra talaga yung yung Hayabusa. Ito na. Ayun, Fatal Links mga besi. Oops, si Zane ang una nakuha dito para si Leviathan sa may battle record killing speed para kay AJQT. Failed air strike pero yun, nadikitan siya ng Hayabusa men. Talaga na target siya doon pero failure itself. Gustong habulin dito. 3 more with that rolling in the deep mga besi. Oops, wala nang buhay dito si Riddler. Oop, makakatakas ba? Wolf form napilitang pumasok pero shutdown sa kamay ni Mima with a double kill para sa Esmeralda. Ito na, checkpoint na huli. Leviathan is down as well. Ang aga nung namatay ni Kyla dito, nadikitan siya, kitang-kita siya doon ng Hayabusa. Oo. Sa kanya lang parang may umaano,
kita-kita may ulti sa kanya ng Hayabusa eh. Oo, kitang-kita nga, nakadikit talaga sa kanya eh. Ayun nga rin yung ano, yung isa ditong bibigay ng damage talaga yung ano, si Kayla talaga. Kaya kailangan dumistansya na siya dito. Tapos si Azzy, kailangan yung shot pakita. Oo, si Azzy dapat dito yung ano, yung maging initiator nila. Sila yung nasesita nung Atlas dito ng ano, ng Ipios eh. Oo, lagi nadadali si Zayn. Hindi advisable na mahuli si Zayn mga Beziwap. Kasi, yes, makunod niya Carmilla. Pero kung siya yung unang i-burst down dito ng Infamous Esports, talaga hindi niya kaya i-sustain kahit pa naka-vengeance spell siya. And that is it, mga kaibigan. Dalawang tori na nasira dito ng Infamous Esports sa may mid lane. At ito na naman tayo sa may buff side. For Infamous Esports, si Azzy naka-ready na for the setup play. Pero hindi itutuloy Falling Stormon. And that is it, Peril Airstrike. Nadali na naman si Kayla, mga Beziwap. Azzy with bouncing ball as well. Pero sa may batalikod, Emar comes in for 3. Zayn is down on that Carmilla and it's going to be a 1-for-nothing trade in favor of Ipios Esports. Di nakakabato ng link yung ano yung Carmilla nila kasi di makapag-follow up masyado yung blacklist dito kasi nauunahan sila ni Lotus mag-set. Tapos namamatay na si Carmilla dito. Kailangan dito malink ni Carmilla talaga yung ano yung tatlo dito para makapag-set tapos makapag-set si Azzy mauubos nila tong Ipios. Kailangan lang dito magandang pwesto. Oo, kasi puro sila ano eh, puro sila anti-go dito yung ano. Hindi sila yung nagsiset talaga agad. Kailangan sila yung mauna talaga dito. Oo, kasi matagal na hold din yun eh. Imagine yung ilang seconds tapos makapagbitaw dito si ano, makapagbitaw si pangalan ito si Farsa ng Feathered Airstrike niya. Malaking bagay na agad yun for Ipios Esports. Pero nangyari kasi, Ipios Esports tuloy lang ng tuloy. Kung baka nangyari kay Lotus, kahit sinong basta ma-ano fatal links niya, automatic. Laban na agad. Pero Lord, kinukuha dito mga kaibigan. Si Riddler dito, pala doon na. Ang nadikitad. Pero sa may badalikod, Meemaw is down sa kamay ni Riddler. Bouncing ball para kay Azzy. And that is it. Habang kinukuha dito yung Lord, nandito naman pala si Leviathan ng Blacklist Rivals. Pero burst down lang din naman. At eto na walang ang backup dito, double Blacklist, kill para kay Backshot. Falling Stormon. Dalawa na lang natitirang buhay. Isa para sa Blacklist Rivals. And that is the Kufra plus a Lord para sa side ng Ipios Esports. Lagi silang ano, lagi silang may napipitas. Nako. Lagi may napipitas dito yung ano yung Ipios. Ang ganda ng pitas nila dito kay Riddler. Nawalan ng damage yung Blacklist bigla dito. Oo, napilitan to rin diretso yun ng, ano, ng Blacklist Rivals. Tapos nalito na rin sila kung i-contest para ni Lord. Pero kita natin yung mga kaibigan, tinulak pala yun ni Azzy. 3-mar is down. Pero unstoppable na para kay Azzy Cutie. Tower lock para sa Ipios Esports onto that game number 1. 12-minute game time. Congratulations! Ipios Esports. Esports. Grabe yun. Grabe yung pagpitas nila doon sa ano, dalawa lang sila nung ano, nung Esmeralda. Iba yun, iba. Lalaban sana nung, sila doon eh. Iba-iba yung naging performance dito ng Ipios Esports. Tsaka ano talaga, may naglo-lord pero pinilit mo na yung dalawa, pinilit kumuha sa Blacklist Rivals kaya na-open talaga. Na-open talaga, tapos nawalan ng damage talaga yung ano, yung Blacklist pagkawala ni Riddler dito. Parang wala nang ano tutunaw dito sa mga tank ng ano ng Ipios. Oo, kasi si Farsa na lang pagkukuhanan nila ng damage. Pero anyways, mga kaibigan, yung ating game number 1 ng Blacklist Rivals versus Ipios Esports. Kaya aalis kasi papanoorin natin magkakasama ang game number 2 sa pagbabalik ng Just the World Cup Challengers Edition 3. Kanila